Good morning mga kamasan, muli tayo nagbabalik sa ating channel. I-share ko na naman sa inyo yung kung paano mag layout ng poste. Yan. Para hindi mapilipit. Let's go. Yan mga kamasan, unang gagawin natin ay sa mga bagong nagmamason pa lang, kung talaga wala pang diskarte gaano, yan, pili natin batakan ng tansi yan mula doon sa dulo hanggang dito sa poste na yan, oh, hanggang doon sa dulo para makuha yung pinaka isang diretsyo ng poste, isang diretsyo ng poste na yan. Yan, yan tinatawag, batakan natin ng tansi. Mag-offset lang tayo doon sa poste sa dulo, kahit mga 20, oh, depende sa inyo kung ilang i-offset nyo. Kung anong sukat doon sa mula sa tansi patungo sa finish sa concrete ng poste, halimbawa 15, ganun rin yan, kukunin mo dito mula sa tansi, 15 rin patungo sa concrete covering ng finish concrete ng poste. Eh sa akin, hindi ko na ito babatakan ng tansi dahil susukat na lang ako dito sa poste na yan. Yan, susukat na lang ako niyan dahil yan, nakalinya na yan. Yan, ganyan lang. Tapos, isa yung sa akin, susukat na lang ako niyan. Imamarka ko lang yan dito. Yan, ito, 121.5 itong mula dito sa poste patungo dito yan sa may pako na yan. Tapos lagyan ko na lang tansi nyan, itong side lang, itong side yan, dapat diretso yan. Pag nilagay ng tansi, lagyan natin ng tansi nyan. Tapos nang lagay ng tansi yung kabilaan na yan, susukat na lang tayo dito kasi ito nasa hulog na yan, ito yung unahin natin hulog, susukat na lang tayo dito. 33, yan, sa akin 33, ito mga poste, 33 yan. Ilang makukuha nyo na may concrete covering yung anong, may finish concrete na poste. Yan, ito sa akin 33. Ganun rin yan dito. 33 rin yan. Tapos ito, 33 rin yan. 33 kwadrado. Lalagyan na natin ng tansi. Imamarka lang natin dito sa taas na yan. Tapos lilipat natin yung laser dito sa kabila. Yan dito yung biga na yan. Yan yung tutukunin ko na side, hindi na ako magana. Sukat na lang pala ako dito. Yan mga kamason, naalala natin yung itong linya. Yan, nalagay na natin yan, nasa hulog na. Susukat na lang tayo dito. Yan, sa baba, patungo dito. Ganun rin yan, doon sa kabila. Yan. Tapos, tansiarin natin pababa yan. Yan mga kamasan, tapos na tayo maglagay ng pangalawang tansi. Yan, puro sukat na lang tayo niyan. Yan, susukat na tayo diyan, papatungo dito. Dahil dito may marka na tayo niyan galing doon sa poste. Kaya dito susukat na lang tayo. Yan, ganun rin yan. Yan yung marka niyan. Tungo doon sa kabila dito, tapos dito. Yan, dahil yung dalawang tansi natin. Susukat na lang tayo dito niyan. Yan yun lang kabilis pag mag-layout na poste. Eskwalahin natin yan. I-check natin yung eskwala. Check natin yung eskwala. Yan. Importante yung naka-eskwala. Ayan siya. Dito tayo kukuha dahil yan ang
reference natin o grid line ng eskwala, yung dalawang tansi na yan. Dito sa dulo, tsaka yung dapat dikit. Tapos, guguhit nyo lang dito. Yan o, tama sa may pako. At tapos, tansiya lang natin yan ulit. Yan lang. Pag natin naka-eskwala yung poste. Yan mga kamason, tapos na tayo mag-layout. Yan. Dapat dito, tuwid, dapat tingnan mo yan, tuwid, kung tuwid dito, ang dalawang tansi. Yan, sobrang nipis lang. Oh. Dapat magkatuwid dyan. Tapos, dito, ganun din. Dapat silipin mong pag tuwid silang dalawa. Yan. Ikutan mo ng ano, para ma-check mo kung, kasi pag hindi magkatapat yung tansi na yan, ibig sabihin pag na-finish mo na yan, pipilipit yung poste mo na yan, dapat magkatuwid yan at saka naka-eskwala sya. Yan, diba, naka-eskwala yan. Yan, ganyan lang pag layout ng poste. Yan. And don't forget to subscribe.